Polyverse, bitch. Facing natin next month kasi may mahaba-haba kaming holiday dito sa Taiwan tatlong araw, pero di ko pa sure kung tatlong araw sa company namin kasi dun sa girlfriend ko sinabi niya tatlong araw sila walang pasok, so maghahanda tayo, mag-prepare, bibili ako ng test sa ano, punta tayo sa Decathlon. So sa'yo sa Decathlon mga master, mga master, nandito na tayo sa loob ng Decathlon. So titingnan natin yung bike nila dito, nag-sale kasi sila. Ito yung lagi kong binabalik-balikan na bike. Yan, yung kulay orange na yan. Nakasil yan. 8,099 lang. Dati 12,000 yan. Ah, dati pala yan. Dati is 9,099. So nagsil sila ng 1,000. Ang ganda ng bike nila mga master. Ayan, dito na tayo sa second floor. Ito yung mga upuan. Ay, mga upuan. Mga sapatos. Mga running shoes dito. Doon, mga gamit pang ano. Yung sa dagat. Ito mga life jacket. May life jacket. Ay, hindi pala ito life jacket. Ito yung bag na pan-jogging na may tubig sa likod. Tapos lag, pwede mo lagayan dito ng mga kung ano-ano. 1,700. Ayan o, ganito ang ilalagay. Ilagay mo yan dito. Dito sa likod, lagayan ng tubig. Yan, sa third floor yan. Dito may mga camping bag sila dito. Quechua din ang brand. Quechua. From 3,000 pababa. Pinakamaba niya is 999,000. Yung mga master, na dito naghahanap ako ng ano, yung sahigaan sa loob ng tent. Meron dito 649, ito yung foam na ano. Tawag dito is fork, ang brand niya is four class 699, pero di ko alam kung pang one person lang yata ito. So may isa akong nakita ito. 600. Ay, dito siya 609. 1,000 pala. 999 yan. Large siya. Hindi ko alam kung kasya kaya ang dalawang tao dito. Ganyan yung purma niya. Oh. Inflatable din siya. Hindi ko alam kung kasya to sa dalawang tao. Meron pa dito. Kasya naman ito mabigat. Ito naman magaan, pero mas magaan to. Isasabit lang to sa likod ng bag eh. Yun, ang ganito, talagang parang papel lang. Ito naman mahal, 1,600. Ito, di ko alam, to 1,900, di ko alam kung kasya ba dalawang tao dito. Ito pala pang 2 person. Sige lang. Meron pala dito, pandalawang pang 2 person, ganyan o. So, ang price niya ay, yan, 1,200. 1,200 pala siya. Kaso, mabigat yata ito. Ang bigat. Ang bigat, grabe. Pang 2 person kasi dalawang tao.
Yung hindi mabigat, yung magaan lang. Airbed to eh. Ang bigat niya. Ito pa lang, mabigat na. Eh, may dala ka pang mga ibang gamit. May damit pa. Wala na, di ba? Hindi na kaya to. Itong pinakamagandang bilhin, no? Kasi magaan lang. Malambot naman siya. Hindi naman siya masakit sa ano, sa likod. Ano kaya ang bibilhin ko? Ito, may XL dito. Ito, XL. Hindi ko alam kung kaya ba to sa pang one person lang kasi. Wa, isang tao lang nakalagay eh. Pero XL. Mahal siya. So kung ganyan, dalawang tao, 1-4, mabigat. Kung dito, dalawa dito is 649 times 2. So nasa mga 1,000 mahigit lang din. So dalawa na is mas magaan pa to. Talaga ang gan, parang ano lang to, styro? Parang styrofoam lang siya. Ano kayang maganda, no? Mas gusto ko pa eh, ito. Pero mas maganda din pag ano, yung mga ganyan, no, airbed. Ano kaya? Saglit ang mga master, ha? Bibidyo ako ulit pag nakahanap na ako ng napili ko. Saglit lang, ha? Ito po yung sa loob ng ano. Yan. So, mamaya ulit. Mga master, nakapag-desisyon na ako, master. Ito muna ang bibilin ko sa ngayon. Kasi bibili ako dito ng dalawa. Tapos may napili ako doon na 799 lang na panglatag dito sa taas na may foam. 799. Pero dahil wala short ako sa pera, dapat dalawa. Isa lang muna ang bibili natin. Dito lang muna isa. Isa, tapos 10. Tapos sa sahod ko, bibili ulit tayo ng isa dyan. At saka bibili natin yung, papakita ko sa inyo yung panglatag dito. Maganda kasi nahati siya sa dalawa. Ay, hindi naman siya nahati sa dalawa. Na ano siya, kumbaga, mahati mo siya. Para magiging malapad ito. Yan ang presyo, 799. Ito yung siya. Ano, makapal siya tapos malapad, single siya pero may zipper siya para magiging ano siya, double. Yan, hello mga master, bibili ako na ang LED at kalutuan. See you na lang mamaya, pakita ko sa iyo yung mga nabili. So mga master, nandito tayo ngayon sa fishing area. Ito yung net nila, oh. Pang ano na, pag may nahuli kang isda, yan. So dito, ito yung sinasabi kong ano, yung fishing rod ng Decathlon, yung Kaperlan. Ito yung mga fishing rod ng ano, dito sa Decathlon. Ano to, Kaperlan. Ang gustong-gusto ko dito, yung medium light. Ito, 849 lang, oh. Ang ano nito is ano siya, medium siya. Ito yung gusto kong bilhin. Ay, hindi pala to, yung isa yung tag 1,000. Ito yung gusto kong bilhin. Ano to siya, yung medium light. Ay, medium heavy yan. Saan ba yung medium light? Kasi light ito eh. Ayan o, 1.7. Kaperlan to guys. Tapos yung ring guide niya is naka-Fuji na siya. Naka-Fuji ring guide na siya. Ito. Ayan, medyo heavy. Saan ba yung ano? Ay, ito yata yan. Medyo. Ito medyo.
Ayan o, medium. 1.8. Ang ganda nito. Yung ring guide niya yun, Fuji na. Tapos ito. Ultralight. Ayan o, ultralight. Yul guys. 1,099 ultralight ng Kaperlan. Tapos yung ring guide niya is Fuji na rin. Ang ganda to. Ang tanong sana ng ano nito, yung tip niya. Ito pala. Ito yung tip niya sa likod. Ultralight. Bakit kaya mas mahal itong ultralight, no, kaysa medium at saka sa light? Ang gusto kong bilhin dito, ito talaga. Yung Kaperlan na medium. 1,800. Kaso, nakabili na tayo ng... Hindi tayo nakapunta dito eh. Nakabili na ako ng ano, ng Abu Garcia na ano siya, light jigging. Pero siya, Saturn boat concept. Mahal ang bili ko doon. Napamahal ako doon eh. Mura lang pala sa Shopee. Ang sa Shopee is 1,800 lang. Tapos doon sa binilhan ko is 2,700. Tapos natawaran ko ng 2,300. So ito guys, 749 lang dito. May kasama ng ano, Kaperlan dito, 749, may kasama ng rail. Tsaka yan o. Pero tingnan natin kung UL siya, ultralight. So ayan yung mga ano, fishing rod dito sa Decathlon, Kaperlan fishing rod. Tapos ito naman mga fishing lure nila. Ay, saglit lang, nung nakaraan pala kung ako'y pumunta dito, lahat ng fishing rod dito may libreng lure. Muna kong punta. Ngayon, wala na. Pero may isa dito, nag-iisa dito na may libreng lure. Ito. The big. Ang ganda. Ang laki ng ano. Mas dito yung mga lure nila. Oh. Kaperlan lure. Kaso ang nabili ko ay ano eh. Medium light. Na light jig. Light jigging. Ng Abu Garcia. Tapos bumili din ako ng lure ng Abu Garcia din na skid jig na ano, 20 grams at saka 40 grams. So may palaka din sila dito. Pang ano, snakehead. So yan na. Babalik na lang tayo dito sa susunod sa sahod ko. Bibili tayo ng mga hindi ko nabili. So bali, bibili pa. Dadagdagan ko pa ito ng isa kasi dalawa kami, single lang to eh. So bibili pa ako ng isa nito, tapos yung tag 799 na panglatag dito. Tapos bumili na rin ako ng ground sheet, yung panglatag sa ano, sa ilalim ng tent. Bago ka mag ano ng tent, lalatagan mo siya. Ito yung ano, trapal to eh, tawag sa atin eh. Sa English, ground sheet para social. Tapos may bumili ako ng lutuan. So, good for 2 person din to. Ang price nito is 549. Tapos ito yung tent natin na ano, Kichua 3 person, 2,499. So, ayun na. So, babayaran na natin to. Mag-check out to tayo. Pila tayo dito, pila. Ayan guys, magbabayad na tayo. Pila tayo dito. Naka-excite mag camping fishing mga master. First time namin gawin dito sa Taiwan. Mag camping fishing kami. So ayan na mga master, nakalabas na tayo. At ito yung napamili ko. Ito yung binili natin para sa ating camping fishing.
Ayan. Sa likod ko yung ano, yung Decathlon. So, pauwi na ako. Sasakay na ako ng bus. Nandito na ako, nakauwi na ako dito sa dorm namin. Pasensya na kayo sa misa ko, magulo. May tubig, may alcohol, may vitamins. So ito pala yung ano natin, yung gloves natin sa fishing. Ito din yung mga lures natin. So hindi ko muna ipakita yan. So, kasi ang ano natin ngayon ay bubuksan natin tong binili ko doon sa Decathlon kanina. Ito yung lutuan ng ano, pang camping to. Good for 2 person. So, bubuksan natin kung ano mga laman ito. So, ayan. Hindi naman ito tawag na unboxing kasi wala naman itong box. So, bubuksan natin kung ano mga laman. Tapos nga. Yun ito pala ito, bubuksan, ganyan. Yan, may holder siya. Tapos, takip. Tapos, ang laman niya, meron siyang plastic na kutsara, tinidor, saka bread knife. Pwede na rin ito meat knife. Kasi, maano din ito eh. Hard plastic siya, mga master. Good for 2 person kasi dalawang seats siya. Yan. Tapos, meron siyang plato. So, ang plato niya is dalawa. Yan, dalawa plato niya. Wala, meron pa ba? So, wala na. Bali, ang laman lang niya is dalawang plato. Dalawang set ng kutsara, tinidor, bread knife. So, bali, ang ano dito, pwede, dito ka na magluto. Dito, pwede ka magsabaw, pwede ka rin magluto ng adobo, pwede ka rin magluto ng kanin dito. Kaso, kung magluto ka ng kanin dito, kailangan may extra lagayan ka ng kanin kasi ililipat mo yung kanin doon. Tsaka magluto ng ulam. Pero mas maganda bibili pa ako ng isang ganito. Mura lang naman to, 549 lang naman to siya. So bibili pa tayo ng isa dyan sa sahod ko. Babalik pa ulit tayo doon kasi may bibiliin pa tayong kulang, yung ano, yung LED, tapos yung higaan. Paano ba to? Ganito, kailangan naka-center siya ganyan. Yan, para mailak. So yan ang laman ng lutuan. So ayan mga master, dito natin itatry yung tent natin. Ito, kita ito kasi may tataan dyan. So ito yung nabili natin tent. Ito yung tent. Panlatag natin. Magaan lang ito. Boom. Style. Tapos yung ground sheet natin. Ground sheet o trapan. Ground sheet para social. Ngayon, itatry na natin ito. Ito unang nailagay natin. Mga master, ano ko na lang i-timelapse ko para mabilis. Tapos i-stop ko mamaya pagka mag-upisa na akong mag-asim. Sorry, it's DJ. So, mga master, ayan na siya. Malapit siya.
Tapos ito yung mga tools niya. So kakabit natin. Hindi ako tumingin sa manual. Pero titingnan pa rin tayo sa manual. So, ilagay na natin. So time lapse ulit para mabilis. Sorry, it's DJ. Tingnan nyo naman, madilim sa loob. Tapos susunod ko na ilalagay natin yung cover niya. Ito yung sun protection niya, cover sa taas. Sorry, it's DJ. So, ayan na ang purma. Ayan o. So, yan na yung purma niya, mga master. Tapos ito, hindi ko na naikabit pati ito kasi simento kasi dyan. Hindi natin ito matusok. So, yan lang muna yan. Sana. Ano naman dyan eh, simento. So, hindi muna natin. Ngayon, ito na naman ilagay natin yung ating panglapag na styrofoam. Yan ang loob niya, mga master. Ang lawak niya. Ang laki sa loob. Malawak. So, ayan. Ito po yung nasa... Nandito na tayo sa loob ng ating tape. Itong black, itong sinasabi nilang fresh and black, ito yung magsasangga sa araw pagka mainit. Hindi tatagos yung init dito sa loob. So yan, madilim dito sa ano, sa loob. Ang lawak niya, yung binili nating ano, single bed. Yan, single lang talaga siya. Kailangan bumili pa ako ng isa kasi dalawa kami. Tapos malawak siya, may ano siya, malaki ang space niya mula dito. May space pa siya doon. So kung dalawa lang kami, may lagayan pa kami ng mga gamit dyan. So okay siya. Good na good siya. Solid ang ano, 2-4. Maganda. Hindi nalugi sa presyo.
hindi na lugi sa presyo, 2.4, tapos okay siya. So ayan, yan na yung kabuuan ng tent. So marami pa akong hindi nakabit dyan, hindi ko nakabit tong spoke kasi ano, hindi naman natin maano dyan kasi simento. So ayan yung kabuuan po. Ayan, tapos dito sa likod, actually naano ko dito eh, pure ventilation din dyan. Ayan, malaki siya. So ayan. So mga master, bago ko tapusin yung vlog na to, may ipapakita ko sa inyo. Ito yung sinasabi ko kanina na ibili kong fishing rod. So ito yun. Ay, hindi ko alam kung makita nyo. Ito yun, Abu Garcia Saturn Boat Concept. So ito yung nabili ko. Ang gusto kong bilhin yung Kaperlan kanina kasi 1.8 pag siya, ito nabili ko ng 2.3. So 7 to, pero nabili ko ng 2.3, pero mas mahal pa rin siya kaysa Kaperlan. Ang Kaperlan kasi is 1.8 lang, tapos ano siya, maganda po. Naka-Fuji na rin yung ano doon, yung rain guide. So ito, naka-Fuji naman to. Ano lang ito, isang to light jigging and downshot. Ito yung ano natin. So nag-prepare talaga ako para sa camping fishing. So, ito yung pinakauna kong legit na rod. Kasi yung rod ko na ginamit nung una, hindi pala yung maganda sa dagat. Pang ilog pala yun. Isang basis ko lang ginamit nung sa campsite sa dagat. Ginalawang na agad. Ginalawang na yung ano, yung mga ring guide niya. Wala na, nasira na. Tapos, may problema. Ito yung tip niya. Kaso nagka-problema ako sa tip, nasira. Kakabili ko na, nasira agad. Tinisting ko ng excited ko. Tinisting ko siya ng ganyan. Tumama dito sa bakal. Tingnan niyo yung nangyari. Yan. So, hindi man nag-focus. Brilliant kasi yan. Yung nangyari, tumama siya sa bakal. Nabasag yung pinaka-carbon niya sa gitna. Yung carbon na ano sa aluminum to eh. O alloy. Ito. Yan o. Nabasag yung itim. Yung pinaka-carbon niya. So, problema ko dito. Kakabili ko lang. So, may nakita ko. Pwede pala siyang palitan. Nanood ako ng tutorial paano siya ikabit. So, may idea ako paano ito palitan. At nag-order na rin ako sa Shopee ng tip ng ano, ganito ding tip sa Fuji. Masyadong mahal ang Fuji. 300 yung tip na isa lang. So, okay na. Siguro sa Lunes, darating na yung in-order ko at mapalitan ko na rin itong ano, para okay na. Ready na. Ito yung may soft bait tayo ng from Mr. B. Ito yung Little Sardines. Magandang ano nito. Atrapid ko sa ano. Ano, transparent siya. Saka puti. Naka-paddle tail na rin siya. So, ang nakalagay dito is Little Sardines. So, tapos, ang bili ko pala nito ay ano, 80 Taiwan dollar. 80 inti. Tapos yung assist hook para kung magkabilaan yung assist hook ng ano, magkabilaan yung hook ng ating lure. Tapos ito yung lalagyan natin ng lure. Ito yung ano natin, skid jig ng Abu Garcia. Ito. Yan, gold siya. Ang ganda. Ano to siya? Di man mag-focus. Yeah, Shore Skid Jig. 20 grams. So, ito siya. So, ang gagawin ko dito,
Kasi may assist hook ako. Hindi siya mag-focus. Ba't ayaw mo mag-focus dyan? Yan. Ang gagawin ko, kasi may assist hook ako, ilalagay ko yung isang assist, yung assist hook dito. Para magkabilaan. Para hindi, para slow jig lang siya. Kasi kung isa lang, kailangan pass jig. Lalagyan ko dito kasi nakakapagod yung pass jig. Skid jig pa rin to. Sure skid jig. Galing ng ano. Sure skid jig ng Abu Garcia. Yan, ganda ng kulay oh. Ba't ayaw mo mag-focus dyan? O yan. Skid jig ng Abu Garcia. 30 grams ito. 30 grams. So, lalagyan ko rin to dito ng assist hook dito. Para dalawa sila. So, yan. Bili na rin ako nito. Meron akong ganito. Isang ganito lang. Isang pares lang yung akin. Kaso nakalimutan ko. Hindi ko nadala yung akin. Ang nang resulta, sunog yung dito ko. Yan, sunog yan dito. Kasi wala akong gloves. Tapos, grabe ang init dito sa Taiwan. Tapos, may sa advice pala ako sa mga beginners ng mga angler. Halimbawa, nakalimutan nyo to. Hindi nyo nadala yung gloves nyo. Tapos, okay, may ano ko, may sunblock ako. Lalagyan ko ng sunblock. Tapos, yung sunblock mo is SPF 30 lang. Wag na wag nyong gagawin yan. Kasi, ginawa ko yan nung nakaraan, nung nakalimutan ko to. Naglagay ako ng SPF 30 na sunblock ito. Ito, ipakita ko sa inyo. Ito. Itong ginamit kong sunblock ko. Q10. Saan ba yun ako? Basta guys, pag ang SPF ng sunblock mo is hindi aabot ng SPF 130, huwag niyong gamitin. Katulad nito, ito ang ginamit ko. Yan o, Sun Protect yan. Q10 Plus. Ang nangyari, nilagay ko dito. Confident ako kasi di ako maano kasi may sunblock. Ang nangyari dito, hindi siya sunburn ang nangyari sa akin. Talagang nasunog, paso siya. Ito nagtutubig-tubig to dito. Akala yung alam niyo yung napaso ng mantika. Yun ang nangyari dito sa ano ko. Ayun may mga piklat ako. Yan oh. No? Ang dami kong piklat diyan. Yung mga puti-puti na yan. Yan no? Kasi talagang paso ang resulta. Huwag niyo itong gamitin. Hindi ko naman sa sinisira ko kasi yun ang nangyari sa kamay ko. Kung nakalimutan nyo yung ganito, gumamit kayo ng SPF 130 katulad ng Derm Plus. Tapos, siyempre, kung ayaw nyo magka-sunburn, masunog, wag nyo kalimutan ito. Importante talaga itong gloves natin. So yan, bumili na ako ng dalawa. In case na maiwan ko yung isa, may isa pa ako na nakalagay sa bag. So yan. Tapos may last na lure tayong ano, ito yung nabili ko rin sa Shopee. Yan, micro jig to. Hindi ko alam kung anong isda mahuhuli dito. Ang ano nito brand is Takana, Tanaka. Takana. Yan. Tanaka E4. Number E4 siya, 8.5 grams. 8.5 grams, 55 mm. So sa Tanaka na brand siya $180 o Taiwan dollar. So ito siya. May mga edition design siya. So di ko pa alam kung ano isda mauli ito. Isda o baka pang pusit ito. Hindi ko alam kasi yung forma para pang ano siya pusit. Pero titignan natin pag nandun na tayo mag fishing na. So ayan mga master, nakita nila yung mga preparation to. Meron na tayong lures, meron na tayong jig. Although may problema siya, pero kunti lang yan, kaya ayusin. Tapos meron na tayong 10. At may mga malutuan na tayo. Pero may kulang pa rin tayo, pero next month pa naman yung camping fishing natin. So may panahon pa tayo, may works pa tayo para prepare. So mabili natin yung kulang natin. So yan, excited na rin ako sa camping fishing. Sana ay panoorin nyo yung next vlog ko na camping fishing. At sa ngayon, dito lang muna sa ngayon mga master. At kung bago pa lang dito sa channel to, huwag yung kalimutan mag-like, mag-subscribe. At pinutin na rin yung notification bell para sa next upload ay ma-upload kayo. So sana supportan nyo rin ako kasi ito na yung content ko, fishing, camping. Wala na akong pang i-upload. Kung may ibang i-upload ako, siguro pag mamimili ng gamit sa Decathlon o mamimili ng lures or
Basta yun na lang na may kinalaman sa ating fishing or camping. So, yan lang muna sa mga master. See you sa next vlog natin. Peace out.